Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwentuhan. So si Coach Vogel mga kaibigan ay naging totoo sa kanyang interview sa media. Ayon sa coach ng Lakers, when we're on the court, we just got to play harder. Every possession has to matter. We just got to play harder. That's it. If we're gonna win, we have to stay humble. We're not the championship team we want to be right now. So in order to get there, we have to stay humble. It's not a knock on who we are as players. It's just as a team. If you want to win at any level, you have to stay humble. So talagang dinidiin nga mga kaibigan ni Coach Vogel na dapat daw ay manatili silang humble. Well, makikita nga natin mamaya laban sa Hornets kung may epekto ba ang pag-callout na ito ni Coach Vogel sa kanyang mga players. Habang sa Hornets naman ay dismayado nga sila sa game kahapon laban sa Los Angeles Clippers dahil tinapos ng Clippers ang game na ito sa isang 22-0 run. Mapa-player, coach, front office member at fans ay talagang hindi matutuwa sa kanilang pinakita sa mga huling minuto ng game na ito. Most of this run ay nanggaling habang nakaupo si Lamelo Ball sa bench. At sa post-game interview ay sinabi niya na dapat ay mas madami ang kanyang minuto sa fourth quarter at sa palagay niya umano ay medyo late na siya pinasok. So sang-ayon ba kayo mga kaibigan sa pahayag ni Lamelo Ball o masyado pa siyang bata upang mag-demand sa coach ng kanyang minuto? So ngayon ay tumungo tayo sa balita na si Jaylen Brown ay out ng isa hanggang dalawang linggo dahil sa right hamstring strain. So get well soon nga sa kanya. Ngunit ang malaking balita nga involving Jaylen Brown ay connected sa Ben Simmons trade. Ayon sa latest report ni Shams ng The Athletic ay nagpakita umano ng interes ng Celtics regarding Simmons. At lahat ng deal na napag-usapan ay kasama si Jaylen Brown. So very talented nga si Jaylen Brown mga kaibigan. At kung pagbabasehan natin ang mga stats, mas maganda at consistent pa ang pinapakita ni Jaylen Brown kaysa kay Jason Tatum sa season na ito. Ganun pa man ang medyo off lang nga sa akin sa trade na ito ay noon ayaw na isama ng Celtics si Jaylen Brown sa mga deal para kay Anthony Davis at James Harden na at that time ay mga legit MVP caliber players. Ngunit ngayon ay sila pa nga ang lumalapit sa Sixers upang gumawa ng trade involving Ben Simmons. Well, sa Sixers nga tiyak na positive impact ito si Brown dahil solid din naman ang kanyang scoring at depensa. Habang si Ben Simmons naman ay medyo questionable pa sa opensa ng Celtics. Lalo na't hindi nga maganda ang pinakita nilang pagsasama ni Al Horford sa Sixers noong nakaraang season. Kayo ba mga kaibigan, sino ba ang panalo sa trade ng dalawang team na ito kung sakali man na matuloy ang umiinit na usapan sa pagitan ng dalawang koponan na ito? At since nasa usapan lang naman tayo ng Sixers, isama na natin sa balita na ito na pumasok sa health and safety protocol si Joel Embiid matapos na magkaroon ng contact sa isang tao na positibo sa kumakalat na sakit. So dahil dyan ay posibleng out si Embiid sa mga susunod na games ng Sixers, 10 to 14 days to be exact mga kaibigan. Maliban na lamang ay kung makapagbigay si Embiid ng dalawang negative results sa loob ng 24 hours. At hindi nga maganda ang timing nito dahil nagsisimula na sana silang uminit. Meron na nga silang 6 game win streak at hawak ang number 1 record sa East. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.